guys. Ito, update tayo sa aking mga alaga. So, ngayon is papakainin natin sila isa-isa. So, bigyan na natin siya ng mas malaki. Ayan, ganyan lang ang way ng pag-ano ko, guys. Yan. Ayan. Tapos, sabay hulog. Tingnan natin, guys, yung response niya. Nakawala. Yun. So, alalay lang, guys, kasi medyo mababaw yung enclosure. Dapat yun na pala, dapat yun na rin siya i-rehouse. Hindi mahuli ang aking parleg. Nagpaghabulan siya talaga. Ayun, kinain niya na, guys. Nakulit siya eh. So yun na, guys, ang aking fire leg. Yung malaki ko female eh. So hopefully male. Yan. Miss na rin natin dito. And then tapos na. Paglaro pa sa kanya yung kanyang feeders. So takpan na natin. Need to rehouse na rin kasi nakakatakas na kanya. Next naman, guys, ito yung Bratiperma oratum. So siguro rehouse ko na lang siya. So ayan siya, guys. Kamomot pa lang niya, guys. Siguro mga isang linggo na. So bigyan ko lang siya ng tama lang sa sukat ng katawan niya. Sana wag mag-bolt. Yun, guys, ha, kita niyo. Take down. Galing ng feeding response nito, guys. Ito, pag lumaki ito, guys, the best yan. Oratum. So, imiss ko lang siya. Although, basa naman yung kanyang substrate, pero para sa water source niya lang. Yan. Finish na. Rehouse ko yan. Guys, ito pa yung isa kong sling. So, wala ako ng kanyang feeders. Ayan. So, ganyan lang ang way na aking pagkuha. Kinakaldo ko lang sila. So, ayan, guys. Pulog ko lang siyang ganun. Ayan, guys, oh. Kinain niya na agad, guys, oh. Kita niyo. Ganda ng feeding response. I think ito yung tibagan. So, miss ko lang dito para may water source siya. Ayan. Guys, ito pa isa kong Mexican fireleg. Ayan. So, malaki na rin siya. So, bigyan ko ng tama lang sa kanyang size ng abdomen niya. Okay. Ganda ang feeding response niya, guys. Kita niyo yan. So, yun na, guys. Kinain niya na. So, gutom na gutom talaga siya. Ko lang siya dito sa gilid. So, takpan na natin and then proceed na tayo doon sa iba. Ito pa isa, guys, ang aking sa pang tibagan. Ayan. So, malaki na rin siya. So, nabili ko siya talagang 2 cm lang siya.
So, bigyan natin siya ng tama lang para hindi naman makipaghabula sa kanyang feeders. Yan. Yun o. Ganda ng response. Guys, sabay tago sa kanyang hides. Kasi yung mga tibagan kasi is nagbabaro yan. Guys, hindi ko na ito imimiss kasi basa naman yung kanyang substrate eh. So, okay na yan. Ayan, guys. Kailangan na rin siyang i-rehouse. Ito, guys, isa ko pang oratum. Ayan. So, hulugan ko lang, guys. Ooh. Kita niyo yun, guys. Ganda ng feeding response niya, no? So, ayan, guys. So, miss ko lang siya, guys, ng konti. Kasi basa pa naman yung ano niya. Ayan. Then, close. Subject for rehouse naman, guys, to. Guys, ito naman yung aking sling ng geniculata. So, di ba may geniculata na ako na 6 inches na. Hulugan ko na lang nito. Oh, talagang pag ang mga feeding response ng mga geniculata, napakaganda. Talagang hindi ka mapapahiya. So, guys, i-miss ko na lang rin ulit. Ang gandang panoorin pagka kumakain sila, nag-happy dance sila. So, ayan. So, hayaan lang muna natin siya sumayaw na sumayaw, guys. Marami pa kasi akong papakainin. Rehouse ko na rin siya. Ito, guys, yung ano, cobalt blue. So, nasa ilalim siya. So, hulugan lang natin siya, guys, ha. Kasi nung dumating siya naman nung nakaraang napakain ko siya kinaumagahan kasi yung kasabay nila na sa kasamahan ko pinakain ko bago ko dalhin sa kanya. So kumain naman to nung last week pa. Hulugan natin dito, guys. Dito nakapwesto eh. Tayo natin pumasok sa kanyang lungga. Tulak natin sa kanyang lungga. Yan na, guys. Kinain na. Inabangan na siya doon, guys. Yan. Create na kasi siya ng ano. Nagbaraw na kasi siya, guys. Eh. So, yun. Nakain na siya, guys. Hindi pa tayo makakita ng magandang takedown sa mga sling talaga. Pasay lang natin yung substrate and then okay na siya. Ayan yung bago ko na cobalt blue. Ito naman, guys, yung aking sling na GBB. So meron na ako nitong GBB almost siguro mga 4 inches na siya or 3.5. So naganap pa ako na isa para lang just in case makapag-build tayo ng GBB green butter blue. So ayan, yan natin siya na isang para sa kanya. Malayo yung kanyang feeders. Okay, ganda ng feeding response. Medyo malaki yung enclosure para sa kanya, guys, pero kung heavy weaver naman siya, nararamdaman niya naman yung kahit medyo malayo sa kanya eh. Pero kailangan mo rin siyang i-push para mas malapit, mas maganda. So miss natin dito, guys, sa web niya, para nakakapit sa web niya yung ano, tubig. So, ayan, guys.
na natin, and then proceed pa tayo doon sa iba. Ito guys, yung aking pin metallica. Wala siya doon sa baba, pero nasa takip siya guys. Dahan-dahan lang kasi bolty itong mga to eh. Nakita ko lang siya guys. Ayun siya guys. Bolty siya. Kaya kailangan pababayin natin siya doon and then tsaka lang natin siya bibigyan ng pagkain. Ayun. Ayun. So, hindi niya. So, ayan guys. Kailangan lang natin takpan to kasi nga magbo-bolt to eh. Ayan. Kaya na lang natin siya guys doon. At least, meron na siya doon. So, nakalimutan ko lang mag-miss. Ano ba? Ayan. Ayan siya guys. So, ayan yun. Makikita niya na lang yung kanyang pagkain doon sa ilalim. So, guys.